So ayan my dear friends, we are back at Kidapawan City. And kapag nasa Kidapawan tayo, syempre ang una-una nating bibisitahin is the Suzuki 3S showroom, which is part of Motor One. And sa tingin ko, ito ata yung pinakalamang na smallest displacement scooter ngayon. Marami tayong masasabing lamang niya and marami din tayong masasabing disadvantage niya. I'm going to confirm what's on the thumbnail and para malaman talaga natin kung gaano katotoo. Pero yan nga my dear friends, but before anything else, let's give it a proper view. What they said, there's no replacement for the displacement. Isa sa maganda kung bakit binibili ngayon ang mga low displacement scooters is because of its gas consumption. So ang kanyang fuel tank capacity 3.6 liters, and ang kanyang gas consumption po based coming from the website 51 kilometer per liter at saka SEP na rin po sa mga nagsasabi. And this is to confirm or not to confirm, kasi sabi-sabi lang naman, coming from Kidapawan City to Davao, kaya niya mag 100 lang. For start and stop switch, wala po siyang ganun. Pero mapagkakatiwalaan kasi natin si SEP dyan. Kaya si SEP nang bahala sa inyo. And ang kanyang horsepower, 6.7 kilowatts or otherwise 8.9 horsepower at 8,000 RPM, 8.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Kanya nga po, naka 113cc siya. Air-cooled, electric with kickstart, single cylinder po siya, single overhead cam, and naka 2-valve po siya. Magaan na scooter pa rin kahit papano. It's not the lightest, but it's one of the lightest. 93 kilograms po ang kanyang seat height, 740 millimeters. So ayan, si Ma'am Renaline, a very good friend of mine coming from Suzuki, and taga-report natin yan kapag may bagong dating eh. She is 5'', my dear friends, for a 740 millimeter seat height. Ayan o, kahit na naka-working shoes pa siya, okay na okay talaga. And kung below 5'' ka, pwede mo pa rin i-1-foot tong mga ganitong motorsiklo eh. So ayan, massive shoutout kay Ma'am Renaline. By the way, she's taken already. Ayan, smile naman dyan, Ma'am. So ayan, single daw si Ma'am. It's a prank daw. It's a prank. So the quality and the design, my dear friends. Ayan o, I always go for the quality check. Kasi yun so far yung kaya kong i-offer sa mga future mamimili nito. Kaliwat kanan tayo, maganda po siya. Maganda po ang kanyang paint job. It's glossy. Sa tingin ko, it will be highly maintained, my dear friends. Nasa pag-aalaga lang yan. Pero, ayan o, this is the black, by the way. And kumikinang talaga siya, my dear friends. Pagdating naman sa kanyang decals, I love it. Even though it's pink, I still love it. Pwede pong boy girl dito, bakla tomboy. Whatever gender you prefer, my dear friends. And ang kanyang ESP decals right here, maganda po. Ang ganda and aggressive po yung kanyang mga patusok dito. I love it. May mga butas po siya. I'm not quite sure it will help you on the speed. Pero sinasabi nga daw nila, lagpas 100 kilometers per hour daw po ang kayang takbuhin ni Suzuki. It's one of the most raciest engine brand na mahanap mo, not just in the Philippines but all over the world. So tignan na rin natin yung kanyang katawan. Ang ganda din po. And para sa akin, sa kanyang price point, it's premium. And kung titignan nyo po, kahit nalapitan mo, hindi mo malalaman yung gilid ng kanyang decals. And that's what I like about it. Nasa paglilinis lang talaga yan sa tingin ko. Glossy paint job on this part. Ayan po, and may pagka matte finish po siya. And also on this part right here, plastic din po siya with matte finish. And ito yung nagustuhan ko sa showroom na to, kasi kinakabit talaga nila kaagad yung kanilang floorboard para makita talaga yung quality. And this floorboard right here, ayan o, hindi po pinagdamot. This is what I like. If you are 5'6" tall and size 9.5, I think you're good enough. But if you are beyond that, it will look small on you. And pati din yung kanyang quality din on this part, my dear friends. Ayan, carbon fiber hints or carbon fiber plastic. May sabitan po siya dito ng mga pinalengke nyo. Tignan natin dito. Wala po. And ganito kaganda din ang kanyang display. And
for sure maraming magrereklamo dyan because of its analog display, but for me, it's one of the most quality at its price point. May mga hints siya ng turn signals and everything on this part, and I like the contrast on the black with the color of this display, my dear friend. Kahit na analog siya, okay na okay siya. And pagdating din sa gawa ng kanyang bar, maganda din. And yun yung may pagmamalaki natin kay Suzuki. Even the side mirrors, I love it. And I think you should visit this showroom kasi nga kapag dinisplay talaga nila, nilalagay nila lahat, kumbaga wala silang nami-miss out. Kapag namumpara talaga ako, ibig sabihin, I like what I'm comparing it to kasi nga blinag din natin siya. Pero ito po, ayan po, baka sabihin kasi Suzuki fanboy tayo eh. So ayan, one thing I'm beefing about is this part right here, my dear friend. Pero sa kanyang price point, tanggap ko yun, maiintindihan ko yun. Kasi nga, sabi ko nga, si Avinis lang ata yung may ganung price point na maganda yung kanyang seat. Pero this part right here, maganda naman po ang pagkakagawa. And hindi po siya nalalayo sa kanyang mga kompetensya, hindi siya mababa, kumbaga. Also this part right here, the grab bar, the railings and everything, ano, maganda. Even the brake light, even the tail light and the front end bulb, may mga diffusers naman, so maganda pa rin yung itsura. Even up to the tail, my dear friend, ayan o, yung mud guard niya or yung mud flap niya, my dear friend. Ayan, not that much. Pero it's enough for you to put your documents here, my dear friends. So ayan po, na binibigay. Pillion peg, ayan o. It's one of the most simple yet it belongs on the scooter. Yung tipong masasabi mong hindi siya kaladkarin na build. So let's proceed also on the muffler. Ito po yung makukuha natin. It's having a sharp cover here para maganda yung itsura. Ayan o. Hindi po pinagdamot pagdating sa disenyo at saka sa kanyang quality. And this is what you are getting on the wheels on a very affordable price po, my dear friends. The Nissan caliper sa harapan. I also love the wheels, by the way. And I also love the fact na may Showa front suspension siya. Drum brake po tayo sa may likuran. It's totally fine. Single rear shock po siya. Yan po yung makikita natin. And I think, yeah, may adjustability siya. So ang kanyang tires po sa harapan, 80, 90, 14. Malaki na po yun para sa akin. And ayun o, hindi siya katabaan, hindi rin siya kapayatan po baga. And sa likuran naman po, 90, 90, 14. Para sa akin, maganda pa rin siya. Ayan po yung makukuha natin. Sa nagsasabi na hindi ko sinasama yung ground clearance kaya hindi kompleto po ang aking vlog. Ang kanyang ground clearance, my dear friends, 150 mm. It's high enough for this kind of scooter. And ang kanyang wheelbase, 1260 mm. And sa tingin ko, panalo po ang kanyang build para sa mga 5'6" or lesser than that height, my dear friend. So pagdating naman sa kanyang presyo, 69,900 po tayo. Kanyang down payment, 3,400 only. Isa siya sa pinakamababang down payment na makukuha mo sa ganitong kalidad na motorsiklo. To avoid copying the price, puntahan nyo na lang po si Suzuki Motor One sa kanyang monthly down payment. And may sinasabi din po siyang high rebates po with this motorcycle right here. So ayan, before we end the vlog, a massive shout out to my son, Isa Christopher, I miss you so much. Magkikita ulit tayo. Sa ngayon, daddy's gonna work, daddy's gonna make money, daddy's all about his business right now to provide proper future for you. And sa tingin ko, hindi mo pa maintindihan sa ngayon, but hopefully soon, maintindihan mo kung ano yung mga nangyari. So let me know in the comment section below what you think about my vlog, Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process, and I'll see you in the next one.